Magandang araw mga kaibigan. Ito, good news. Maririnig natin ang boses ni DJ Bantag. Buhay na buhay, alive and kicking. May nagpadala sa akin ng video. Tatlong pro Bantag vloggers. Tawag, mga banateros. Banat Bay, Coach Oli, and Boss Dada TV. Na-interview nila ng live through Zoom si DJ Bantag. At ako, tuwan-tuwa ako. Salamat sa nagpadala. Again, my researcher, Yodora. Okay, pakinggan natin itong interview ng tatlong banatero sa ating minamahal na DJ Bantag. At sa kalukuhan yan, magaling mag-PR yan. Kasi halimbawa ikaw, Banat Bay, sasabihin niya, kahit hindi mo siya kilala, Banat Bay, kaibigan ko yung kapitbahay mo si Ganan. Ganon siya eh. Ah, ganon ba? Kaibigan ko yun ah. Doon. Magaling siyang pumasok eh. Ganon ang ugali niya. Mahilig mag-name drop. Scam eh. Ah, hindi ko alam kung paano yung term, pero gagamit siya ng mga incident na parang para lang pasukan ka. At siyempre gagamit. I believe ang minimensyon, pinag-usapan nila si Angie Bautista. Okay? So, marunong. Ayan si Angie Bautista. Ang loob mo. Masundan ko lang yung sinabi nyo, General, no? Yung mahina to si Katapang, wala siyang alam sa Bucor, wala siyang pamamalakad. Si Angelina, magaling. So, sa madaling salita, eh, posibleng napapaikot sila dito. At ang nagpapatakbo na dyan sa Bucor, talagang hands-on dyan, nasa ibaba. Si Coach Oli ang nagtatanong. Kung ano man may bulilyaso dyan, lumalapad kay Angelina. Oo, Tol, kasi marunong nga yan. Galing ng BJMP yan. Magaling sa kalokohan naman din yan. Alam niya yung, yung weaknesses ng mga PDL. Alam niya yung mga kailangan, pangangailangan ng mga PDL. Doon siya pumapasok. Nagbabait-baitan. Tapos doon niya titirahin. Nakita niyo nung una itong si Katapang, sabi niya, i-text daw nila siya, i-text nila ako kapag may... Okay, isingit ko lang yung exact word ni DJ Bantag nung nasuspend na siya, no? Tapos biglang kinuha ni Katapang itong si Angie Bautista. Nako, galit na galit ang ating DJ, sabi niya, magtiwala ka na lang sa ahas, wag lang kay Bautista na yan. Totoo nga. Grabing gawain itong babaeng ito. Anong tawag ni Congressman Abante? Dragon Lady. Grabe. So, nakakaya para kay General Katapang na pinapasok niya isang hindi mapagkatiwala ang babae. Grabe, puno ng kalokohan. Problema parang ganun, di ba? Ibig sabihin, pinagbibigyan ng cellphone. Tama yun sa isang sa trabaho sa jail. Hindi pwedeng magbigay ka ng cellphone. Naglagay pa ng wifi. Hindi naman ganun. Ayun. Itong ating DJ Bantag, by profession, is a jail management expert. Ano naman ang expertise ni General Katapang sa jail management? Zero. Bakit siya nilagay dyan? Kaya, siguro, kinuha ni Katapang itong si Bautista dahil galing din sa BJMP si Bautista. Okay lang sana kung magandang record. Kaya lang, wala eh. Kapangit ng record nitong Bautista sa BJMP. Tol, lumang tugtugin na yan. BJMP pa lang kami, talagang bawal ang kalapati sa jail. Totoo yun, pero putang ina. Ano na yan eh. Kumbaga, wala na yan. Panis na, tugtugin kasi nung kami yan. Nung dinimoris namin yung mga kubol na yan, kasama yung mga kalapati pinagbabaril namin. Pasensya na kung may mga lovers dito ng kalapati. Pero nagagamit kasi yung kalapati, ay papauwi yan sa dalaw nila. Talaga may tumatawag. Nila, nakalusot, umuwi. Ngayon dahil namamahay yan, pag pinalipad, babalik sa kulungan yan. So, pakunti-kunting droga yon, palusot lang nila, pero hindi bulto-bulto. Kaya nung nagka-demolition kami noon, pinagbabaril namin, inubos namin ang kalapati. Jack gun.
virtually. At tungkol dito sa ano, sa mga dito sa droga, no? Eh, sikot sa uli pa rin yan, ha? Kayo ay lalo-lalo na si former President PRRT galit sa droga, no? Eh punta na tayo doon, no? Oh, eh, kayo ba, alam ko inilagay kayo diyan dahil sa ganung kadahilanan na nilagay kayo dati diyan. Eh ngayon ba ano masasabi niyo, dapat ba ituloy ito ng laban dito? War on drugs? Oh, dapat talaga tuloy-tuloy 'yan. Kasi nga yung 6 years na sinasabi. Yeah, yung war on drugs. Yan po ang isang failure ng PBBM administration dahil kay Boeing at Katapang. Naging maluwag sila. Hindi nila na i-continue ang magandang nasimula ng PRRD administration. Ibig sabihin yung tandem ni Tatay Digong at DJ Bantag. Sayang. So back to zero na naman tayo. Sabi, baka naman pwedeng sabihan daw namin kayo. Ano upang masasabi nyo tungkol dito? Wala ko ba kayong plano? Bakit medyo garbal yung question mo pero ano ko yung pagtakbo sa Senate ba ganon? Oo. Kasi pinapasabi ng mga followers ninyo na baka daw pwedeng konsideran yung tumakbo sa Senado para may pagpatuloy ang laban sa droga. Atol, lang maisasagot ko dyan, nababasa ko nga maraming nagsasabing ganyan sa mga subscribers ninyong lahat. Kung hindi man, marami rin akong nakakausap na sinasabi nilang tumakbo daw si Bantag sa Senado. Ang sagot ko naman palagi, putang ina, wala akong pera. Paano ka mananalo niyan? Eh sinasabi pa nga nila may smartmatic, di ba? Iyan daw namin kayo. So agree ako doon. Mahirap kang manalo kung wala kang pera. Pera-pera na lang ang ating eleksyon. Kaya tama, pag-isipang maigi ni DJ Bantag. Kasi kahit sabihin nating millions ang supporters ni DJ Bantag, eh kung tatalunin siya sa Smartmatic, di wala rin. Kaya dapat lang pag-isipang maigi bago yung pagtakbo sa Senador 2025. Ano upang masasabi niyo tungkol dito? Wala ko ba kayong plano? Pero bakit medyo garbal yung question mo pero ano ko yung pagtakbo sa Senate ba ganon? Oo. Kasi pinapasabi ng mga followers ninyo na baka daw pwedeng konsideran yung tumakbo sa Senado para may pagpatuloy ang laban sa droga. Atol, lang maisasagot ko dyan, nababasa ko nga maraming nagsasabing ganyan sa mga subscribers ninyong lahat. Kung hindi man, marami rin akong nakakausap na sinasabi nilang tumakbo daw si Bantag sa Senado. Ang sagot ko naman palagi, putang ina, wala akong pera. Paano ka mananalo niyan? Eh sinasabi pa nga nila may Smartmatic, di ba? Anong laban ko? May Smartmatic, walang pera. Wala tol eh. Kahit pa i-push ng mga subscriber ninyo, mga supporters natin, kung may Smartmatic sigurong medyo kaduda-duda, kasi putang ina, kontrolado nila lahat, wala tayong kapag-apag-asa eh. Pero siguro naman, sabi ko nga noon, nung nandun pa nga si Leto ni Tommy Abile, sabi ko, kung gusto talaga ninyo ako, sabi ko, iboto nyo ako, itulungan nyo ako, wala yung wag kayo kasing yung maging wise kayo, kung bayaran kayo, di bayaran kayo, tanggapin ninyo, pero iboto talaga ninyo, yung alam ninyong makakatulong sa inyo. Kaso yun nga lang, talo ako dahil wala akong pera nga, sabi ko. Kung pero wala si, si Pangulong Duterte din, walang pera dati, pero nanalo ng landslide po. Ayaw nyo po Hindi kasi ako marunong sa politics, hindi ko alam kung pwede yung ganyan. Basta naririnig ko, yung kailangan mo ng pera pag tumakbo ka daw, hindi lang 50 million, pag 50 million talo ka, 150, kulang pa, 200 siguro. Saan naman tayo kukuha ng ganon? Diba? Pero kung siguro sabi mo nga, Banat Bay, kung talagang gusto ng tao naman yan, siguro kung talagang majority hindi na nila kayang dayain. Gusto ko rin. Dahil nga sa nakikita ko,
Gusto niya. Walang ano eh, bihira lang ngayon ang may bayag na lumaban. Correct. Garapalan ng kagaguhan ngayon. Buti nga nandyan pa kayong naglalabas, putang ina, kung wala. Puro walang ano eh, bayag eh. Di naman sa babae eh, kasi walang bayag talaga sila. Pero yung sinasabi ko, walang tumatayo na lumaban sa ano, kabuktutan eh. Pwede siguro sir, ano? Ang dami namang lalay, smuggling. Pwede siguro sir, utang na lang tayo ba ng Bautista? Utang kay Angie Bautista. Oo, maharap eh, kasi utang ina. Pinapatawa mo ako, banat ba ya? Kaya maraming ano eh, ako natatawa rin ako sa'yo pag pinapanood kita eh. Yo, kasi medyo seryoso tayo ngayon. Maraming kaya ngayon, hindi tayo pa utangin ni Angie Bautista tol, hindi. Ito, kung sakali lang naman po pagbigyan ho ng pagpapala ng ating Panginoon na kayo ay maging senador, halimbawa, ano ang talagang ipaglalaban nyo dyan? Droga ba talagang ipaglalaban nyo pagdating sa Senado? Number one talaga tol yan, kasi dyan nang gagaling ngayon kung isang nakita mo naman kung sa BRR din noon, magiging narco politics na talaga itong ano, narco state na tayo, sabi niya kung hindi siya pumasok. Kung hindi nagtrabaho mga tauhan niya, ikaw naman sasabing ako yon. Pero sa pangkalahat ang trabaho ng mga tauhan ni PRRD, kung hindi man naubos yan, at least, siguro nasa, ayoko nang i-ano kung ilang percentage ang nawala. Pero alam naman ninyo yon, naging peaceful ang ano, mamamayan noon. Yung rekto noon na takot ang mga tao maglakad, talagang gusto ng tao naman yan. Siguro kung talagang majority, hindi na nila kayang dayain. Gusto ko rin. Dahil nga sa nakikita ko, walang ano eh, bihira lang ngayon ang may bayag na lumaban. Saka garapalan ng kagaguhan ngayon. Buti nga nandyan pa kayong naglalabas. Putang ina, kung wala. Puro walang ano eh, bayag eh. Di naman sa babae eh, kasi walang bayag talaga sila. Pero yung sinasabi ko, walang tumatayo na lumaban sa ano, kabuktutan eh. Pwede siguro sir, ano? Ang dami namang lalay, smuggling. Nakakalungkot dahil nga. Sige po. Pero mayroon pa naman, marami pa naman. Sabi ko nga, andyan sina kung ako, kung Bosita, kung Abante, kung Rehensya, marami pa. Hindi lang kasali sa ano eh. Hindi lang kasali sa committee yon, pero marami. Hindi lang mga ano, mga politician. Marami rin naman eh, mga private citizens. Marami katulad ninyo, lumalaban nga kayo eh, di ba? Eh sana kayo kung gago kayo, nandiyan pa ba kayo? Hindi eh, lumalaban din kayo sa kagaguhan ng mga nakaupo ngayon na gago. Kaya kayo nandiyan. Kaya nga bilib ako sa inyo, sabi ko, di man ninyo ako nakikitang nagsasaludo, kita ba? Saludo ako sa inyo, Banateros, brothers, at sa lahat ng naglalabas ng katotohanan, ng garapalang kabuktutan, putang inang smuggling doon, bribing doon, anak ng teting, wala na. DOJing, gago, wala! Saan pupunta mga tao? Sabi, eh, sa Mindanao na nga eh, di ba? Linabas naman ito ni ano, Jojo de Guzman, nagkakagulo na sa Mindanao, ang Iminilep. Sabi ng isang matandang commander pa doon, liar, sinungaling si BBM na. Sinasabi niya doon, pati si ano, sabi niya, ikaw, Secretary Galvez, ginanon pa. Sabi ko nga eh, kung lahat ng ilalagay ay kaya nilang hawakan dahil sa pera, sa Congress, nang namumuno dyan ay si Romualdez, pinsan din niya, wala na eh. Ang inaasahan natin si BBM eh. Pero mayroon ba? Wala eh. Wala sa nakikita natin. Anong iniintay? Magkagulo? Magkagulo sa Mindanao? Magkagulo kung saan-saan? Para ano? Baka yan? Baka lang naman. Opinion ko lang. Talagang sinasadya magkagulo na para magdeklara ng martial law. Ano ko lang naman? Medyo guni-guni ko lang yun. Pero bakit? Bakit? Nakita nyo? Wala eh. Hindi siya lumulutang. Hindi siya nagsasalita. Gumugulo eh. Magulo na. Gumugulo ang Pilipinas, Mindanao. Bakit natotolerate yung ganon? Diba? Dapat i-prevent yung kaguluhan. Hindi. Bakit? Baka mag-escalate pa to. Sinasadya ba ito? Sinasadya bang maging pipi? Sinasadya bang maging bingi? Diba? Ano pa yun? Bulag? Diba? Sinasadya bang maging malamya?
nabasak ko lang yung sa comment yung ano eh, abbreviation na yan. Eh, sinasabi ko lang din naman. Danawag naman. So, DG, ano, yung iyong tatlong taong panunungkulan dyan sa Bureau of Corrections, since ikaw yung nilagay ni PR dyan, ever doon sa 3 years or after... Si Boss Dada TV ang nag-interview. Hindi ka pala natapos, ano, dahil sabi mo, tinrabaho ko eh. Pero yung... yung duration... Ha? So yung duration ng tatlong taon na stint mo diyan sa ano sa DJ sa Bucor, eh ikaw ba eh nakausap ni PRD, binigyan ka ba niya ng commendation kahit verbal kahit dalawa lang? Natuwa ba siya sa trabahong ginawa mo diyan sa Bucor? Tol, ayoko nga ako mismo ang magsabi, pero nandun naman sa video ng SMA na iyon, linabas. At baka sabihin nila nagbubuhat ako ng bangko, pwede naman ninyong iatas siguro doon yung video during sa birthday ni Pastor Kibuloy na kwento niya ako doon sa birthday na yon ni kasagsagan yun. Sa birthday ni ano ako napanood ko yun Kibuloy, kaya, yung pagpuri ni PRRD kay DG Bantag sa Davao Kibuloy, ay sinama niya ako doon. DJ Bantag, meron po ba kayong mga komento patungkol pa sa ibang mga bagay naman sa mga nangyayari sa lipunan tulad sa paglaki ng presyo o pagtaas ng presyo ng bigas at kung ano-ano pa, meron po ba kayong komento? At kahit po siguro, alamin din natin kung meron kayong komento tungkol po dun sa sinabi ni Mayor Magalong na yung tindi ng korupsyon eh pataas na ng pataas ngayon ng percentage na kinukuha ng mga kongresista natin. Meron mo ba kayong alam o may gusto kayong sabihin tungkol dito? Tol, sasagutin ko yan, pero alam mo, hindi naman talaga kasi ako yung personal kong nasaksihan yung mga interest na sinasabing binibigay. Naririnig ko lang ang ganitong porsyento ang binibigay, tapos biglang lumaki na, naririnig ko rin yon. Dati, kung baga, ganito ang porsyento lang. Tapos ngayon, tumaas. Sa mga kaibigan ko rin na nakakakwentuhan ko patungkol dyan sa mga kontratang yan. Talagang totoo yung sinabi ni ano ni Mayor Magalong. At kung may magagawa rin nga ako, gusto ko rin siyang suportahan sa laban ni Mayor Magalong. Totoo kasi yon. Tumaas talaga ang porsyentuhan. Sir Bantag, okay. Kasi marami na yung mga subscribers na talagang napupundi na patungkol dito sa droga. Kaya nga, maraming nag-aantay dito kay PRRD, no? At natatakot na sila maglakad sa kalsada, gaya ng sabi nyo. At ako yung sumasang-ayon doon. Pero kayo, kung kayo naman ay mabibigyan ng pagkakataon ng tumakbo sa Senado, ano naman ang inyong maipapangako sa publiko? Kasi maraming nagsasabi. Eh, tungkol sa Senado, natanong na yung kanina. Hindi siya pumasok. So, salamat sa tatlong banateros na ito at nag-exert sila ng effort na ma-interview ang ating DJ Bantag. Huwag na nating pag-usapan kung nasaan siya. Sorry na lang at hindi ko na-upload kasi baka magka-problema na naman tayo sa copyright. Anyway, clear talaga na tatlong pro-Bantag vloggers, in-interview nila, naka-zoom, apat sila na nagsasalita at kitang-kita. Si DJ Bantag, although nakaano lang siya, parang may ano sa mukha, hindi klaro. So, pagpatuloy natin ang pagdarasal sa ating minamahal na DJ Bantag na maproteksyonan siya ng Panginoon at makaabot siya hanggang 2028 sa kanyang pagtatago-tago. And by that time, pag Duterte ng presidente, pwede na siyang lumabas.